wala na yung 12,000. Tinanong ko yung 12,000 kung nasaan. Pinaumagahan niya pa namin sa akin yung totoo. Kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kung napasok sa kwarto ko, walang iba. Kwarto ko walang iba. 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait ko sa akin. Ma'am Elvie, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Hmm. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napuntanda, basta po yung date lang pong natatandaan. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa iyo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa iyo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Tugon-tugon na nila ako sa CR. Alam mo lang pa kasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Hustisya ngayon ang sigaw ng mga netizen sa mga amo ni Nanay Elvie Vergara, ang kasambahay na minaltrato ng kanyang amo na sina Jerry at Franz Ruiz. Ito nga ang salaysay. Ayon nga sa mga ibang netizen na kailangan talaga ng hustisya sa pamilya ni Nanay Elvie Vergara ang nangyari sa kanya, at kinakailangan talaga na mapanagot ang kanyang mga employer at kaharapin ang mga patong-patong na kaso sa kanilang ginawa sa kasambahay. Before niya ako nilakawan ng 12,000. Yung 12,000 na ninakaw niya sa akin, pinauwi na sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Pinauwi ko siya, pinawa ko siya ng tubig na inumin. Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-away sila. Then, kasi hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Manang LB, alam ko na yung istorya nyo, hawa ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017, nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga nabahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkunting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer. Ano po? Freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae o lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020, ito na po yung COVID pandemic, tama po? Opo, nasa po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawala ng vision? Kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko.
Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong noong 2021 po. 20, hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo din po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Po sa ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Paano buhay nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung letter J na bakal, doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag? Inasweldo ba ho kayo? Hindi po, bukwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dito, alam nyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman niya, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niyang maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Ka Batangas o kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga Consumption ako. Saan po? Sa Consumption, sa San Jose. Pero taga saan talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Opo. Tapos, ni minsan, hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko? Mahal na araw? Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, ilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaghuhubad kayo, Nag-away nga po sila ng kanyang ng buhay ko na isa kasi ginamit niya daw yung paligid ng gamit ng bata. Dahil umuwi yung bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brief. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalaw po sa kanya. Ari po ang promissory note na yung ginawa niya sa amin. Nilalagyan niya ng bulbul ang pagkain namin kaya alam namin na may something siya. Nilalagyan niya ng bulbul, nilalagyan niya ng regla ang aming pagkain. Sabi niya, kapag hindi po ako magtitinda ng kuko niyo, hindi po nila ako pinakain. Imposible, kako na may ganun, kako na ganun, bumaba ka na. Di ayaw ko sa kanila, dito na lang ako sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa kanya, may pamilya ka dapat tunta, dito na lang ako, hindi ko na po uulitin yung ginagawa ko. Kaya may promissory note siya, yan ay terma niya, na naglalagay siya ng bulbul at pagnanako niya sa bitaan. Ako si Silvera Vergara, na nangangako po na hindi na maglalagay ng bulbul sa pagkain at hindi na magnanakaw.